naman lingid sa kaalaman ng marami na meron tayong bagong bike. So, talakayan natin yung buong bike. Ano ba yung mga pinaglalagay ko dito? Bakit yan yung mga pyesa na napili ko? Bakit parang weird yung build? Malalaman natin yan. Let's get it on! Bago ang lahat, follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikenoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! So itong bike natin, kita nyo naman sa previous video natin na binuo ito ni Papa Jesus dyan, si Juan Lakbay. Juan Lakbay ha, hindi Lakbay ni Juan. Magkaibang channel po yan. Anyway, baka hindi nyo pa napapanood yung dream build natin sa bike ko na ito. Lalagay ko yung link dyan sa cards or sa description sa baba. Panoodin nyo na lang. Okay, simulan na natin sa frame. Ito ay GT Avalanche natin, Tamaraw Edition. Ito ay exclusive sa Pinas, tayo lang ang may ganitong Avalanche. Sa ibang bansa, wala sila nyan. Though, pwede naman nilang orderin yan dito sa Pinas kung nasa ibang bansa sila. Pero yun nga, tayo lang ang meron yan dito. Kita naman sa design, Pinoy na Pinoy. Sa mga nagtatanong, bakit ganito yung logo? Throwback daw yan sa dating logo nila. Sineselebrate kasi nila yung 50 years nila sa industriya. Size small ito. Hindi na ako magiging masinsin sa frame kasi meron naman akong video about dyan. Lalagay ko yung link sa cards at sa description. Puntahan nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Kasama pala yung mga headset, spacers, grommets, pag nag-purchase ka ng frame na ito. Anyway, galing ang frame na ito sa RD Cycles. Maraming salamat RD Cycles sa walang hanggang suporta sa channel. So for your bike needs, lalagay ko yung link nila sa description if ever gusto nyo mag-avail ng frame na ito or other bike components. Thank you, RD Cycles. Next natin ay yung fork. Ito ay Fox 34 Factory. So, alam naman ng lahat na pag factory eh, Kashima yan. Pag ganyan, masakit yan sa bulsa. Gets na nila yan. 140mm ang travel nito. Boost, medyo slightly mataas to sa frame, pero pwede pa naman sa 67 head tube angle ng frame. Okay pa yan. Medyo mahirap lang iahon, pero manageable naman. Tsaka, ibang-iba talaga tong fork na ito kumpara sa mga basic fork na nagamit ko. Yung pakiramdam pa lang pag sinampahan mo, ibang-iba na eh. At yung small bump compliance, iba talaga eh. May reason din kung bakit mahal. Napakadaming adjustability, ikaw na lang ang mauurat sa level ng adjustability na pwede mong magawa sa fork na ito. Grabe yan! Masusubukan pa natin itong fork na ito sa mga susunod na rides natin. So, subscribe kung hindi pa para makita mo yung mga videos na ganyan paglabas. Anyway, may video din tayo about sa fork na ito. Lagay ko na rin sa description. Ang dami mong pwedeng panoodin sa channel kaso hindi ka nanonood. Chance mo nang makanood ng mga videos natin, nasa description lang yung mga links. So wheelset naman tayo. Ang gamit nating wheelset ay ProLite Pilipinas Edition. Yan, kaya meron yung flag ng Pilipinas dyan. Nga pala, magkaiba yung ProLite sa Lite Pro. Hindi sila same company, so huwag nyong i-interchange yung dalawang yan. Anyway, all mountain wheelset ito, hand-built in Taiwan. Tubeless ready, though hindi ko pa chino-tubeless. Explain ko yan later kung bakit, pero kung gusto mong i-tubeless, pwedeng-pwede yan. Naka-pillar spokes, 4 poles ang hubs na ProLite din ang brand. Microspline ito originally, pero pinalitan ko ng HD free hub na mabusisi kong minodify. Kung hindi ka maalam sa precise modification, huwag mo nang tangkain. Mag 12 speed ka na lang na drivetrain. Ginawa ko lang yan kasi maalam ako sa mga ganyang mga bagay. So, kung ikaw yung tipong hindi nagbabasa ng manual or hindi nagbabasa at all, parang sa marketplace, nakalagay na yung price, how much ka pa rin. Hindi ko nire-recommend itong modifications na ito, para lang ito sa mga maalam sa tools at marunong mag-research at magbasa. Kaya, I don't recommend it. Anyway, partner talaga itong ProLite at GT Avalanche. Alam ko may promo pa nga sila pag binili mo nang sabay ito. Though, kailangan mong tanungin si RD Cycles about sa promo na yan kung available pa yon. Nasa wheelset na rin naman tayo. Pag-usapan na rin natin yung gulong na ginamit ko. Alam naman ng marami na ambassador tayo for CST Bike Tires Philippines. Kaya CST yung nilagay kong gulong. Kung titignan, Jack Rabbit yung nakalagay kong gulong. Hindi talaga yan yung ilalagay kong gulong. Original plan ay Rock Hawk ang ilalagay natin, hindi Jack Rabbit. Ang naging dilema, yung Rock Hawk ko na gulong ay nakalagay pa sa isa pang wheelset na bago pa yung sealant. Iniisip ko sayang yung sealant at magiging messy pa kung babaklasin ko. So hinayaan ko na lang muna. Eh binigyan ako ni CST ng fresh pair of Jack Rabbit. So naisip ko, ilagay ko muna yung gulong na ito, pero hindi ko muna ito tubeless. Kaya nakita nyo naman, gumamit ako ng inner tube sa build na ito. Anyway, link ko yan, inner tube na yan, sa description. TPU yan, mukhang solid naman.
Actually, pang baon ko yan sa ride kasi magaan yung inner tube na yan. Goods yan, panalo yan. Okay, balik tayo sa gulong. Hindi ko pa chinubles para pag kinuha ko na yung rock hawk sa isang wheelset, mas madali kong ipapalit yung goma. In-explain ko ito kasi may nagko-comment, bakit daw fast rolling yung gulong, eh trail bike daw yung setup. Pong remote ba yon? Mga ganong tanong. So sana malinawan na siya sa mga tanong niya. Anyway, magkakaroon pala tayo ng video about dyan sa Jackrabbit, so abangan niya yan. Comparison niyan ng folding at wired tires. Sa mga OG subscribers, alam nila na pag tinanong ako, ano ba yung favorite upgrade? Ano ba yung paborito kong pyesa sa bike na I can't live without? Ito ay dropper post. Dropper post! Lahat ng bike ko, naka-dropper post. So ang dropper post na nilagay natin dito sa bagong build natin ay yung Cannondale Download Dropper Post. Sa lahat ng dropper post ko, ito yung pinakamagandang dropper post na meron ako. Napaka-smooth ng pag-angat at baba, magaan, solid construction, ang sarap pindutin ng levers, napakalambot. Marami kang choices ng travel pag bibili ka, super solid. Given naman na quality talaga yan, kasi Cannondale yan. You will never go wrong with Cannondale. Speaking of Cannondale, Cannondale din pala yung grips na ginamit ko. Ito yung Trail Shroom na lock-on grips. Favorite ko itong grips na ito kasi makapit kahit pawis na yung kamay ko. Malambot din kahit papaano. At dahil nga lock-on grip siya, madaling ikabit at baklasin. Hindi mo na rin kailangan ng end cap kasi sarado yung dulo. Solid Cannondale products, malamang may link yan sa description. Nasa handlebars naman na tayo. Check na natin yung handlebars. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Ang taga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! So handlebars natin ay weapon animal. Aluminum ito, gusto ko yung rise nito, hindi masyadong mababa at hindi din masyadong mataas. Sakto lang. Hindi ko lang maalala kung ano yung exact rise nito, nasa 30 to 35 mm yata. Pero ito yung perfect rise para sa akin. Stealth design kaya gustong gusto ko ito eh. Siyempre partner niyan yung weapon animal na stem. Aluminum, CNC, nasa 35mm ang haba. Hindi nga lang stealth, white yung pinaka decals niya. Gusto ko nga yung stealth eh. Akala ko nga meron akong stealth na nakatago somewhere. Imagination ko lang pala. Kala ko nabigyan ako ng weapon nun, hindi pala. Pero okay lang yan kasi bumagay din naman yung white decals dun sa mga white decals ng mga spacers at nung GT na top cap. Nasa weapon na rin naman tayo. Tignan na rin natin yung isa pang weapon component sa bike na ito, which is yung killer pedals. Solid construction, buo lang siya, okay din yung spikes, nakaangat siya. Kapit yan sa sapatos mo. Matagal na ito sa akin, tinago ko lang. Nire-reserve ko ito sa isang special build at I think ito na yung special build na yun. Kaya nilagay ko na siya. May video na rin ako tungkol sa pedals na ito. Nandyan lang yan sa description. Anyway, yung mga products pala nito na binabanggit ko, meron din yung link sa description kung gusto mo mag-avail. Lalagay ko yan dyan lahat. Okay, punta tayo sa saddle. Basic na Velo Plus lang ito, mumurahin lang. So bakit hindi ako bumili ng mahal na saddle? Bakit ganyan lang yung saddle ko? Dahil ito yung saddle na nakahulma na sa wet packs ko. So ito na yung somewhat comfortable para sa akin. So hindi na ako nag-eksperimento ng saddle. Binili ko na lang yung alam kong komportable sa akin kahit mumurahin pa yan. So sayang naman kung bibili ako ng mahal tapos hindi naman sasakto sa akin. Pero hindi naman ako sarado sa idea ng pag-experiment ng saddle. Pero sa ngayon, yung subok ko na muna yung gagamitin ko. Kahit chipipay lang. Punta tayo sa preno. Ito ay SRAM Guide T Quad Piston. Medyo overkill ito sa akin dahil magaan naman ako, so kaya naman akong ipreno ng dual piston. Pero matagal na kasi ito sa akin, nakatago lang. Mga components na para sa special project tulad nitong GT. Kaya ito, ginamit ko na siya. In fairness sa preno na ito, ang ganda ng modulation. Hindi siya on and off tulad ng ibang preno. Shimano! Okay siya sa akin though, hindi para sa lahat. Gawa nang yung iba, gusto talaga nila yung on and off na feel. Ito kasi, medyo may pagka-spongy yung piga. So habang pinipiga mo siya, kumakagat siya ng dahan-dahan sa rotor. Malalaro mo talaga yung lakas ng pagpreno. Pero sabi ko nga, hindi ito para sa lahat. Preference din talaga nung rider kung ano ang trip niya. Pinartneran ko rin pala ito ng SRAM Centerline X na rotors. SRAM Centerline to na floating. So aluminum yung spider niyan,
6 volts, 160mm, parehas, likod, tsaka harap. Hindi na ako nag-bother na mag-iba ng size para sa harap kasi quad piston naman yung brake set, tapos kaya naman akong ihinto ng 160. Kung maglalaki pa ako ng rotor sa harap, adapter pa yun, dagdag bigat lang yun. Ang importante naman sa akin ay nahihinto ako, so goods na ako dyan. Crankset, one bike trail yung gamit ko. Direct mount yan, 40T. May nag-comment nga about this one, na bakit daw ang laki ng plato? Pangremate ba yan? Malaki talaga ako mag-chainring kasi nababagalan kasi ako sa maliit. Yung isang bike ko, 38T oval. Yung isang bike ko, 42 na naka-power meter pa. Ito, 40T. Bike all the way kasi kami pagpupunta ng trail. So, mas mabilis makarating sa trail pag malaki ang chainring. Yung iba nagko-commit, ano ba yan? Olats yung crank mo, ano ba yan? Bakit yan yung ginamit mo? Bla bla bla. Ito kasing crank na ito, ito yung mga nandito lang sa bahay na sayang naman kung hindi ko gagamitin. Itatamba ko lang. Meron naman ako, gamitin ko na. Kala mo naman itong mga nagko-commit na ito may mga pinatagong pera para makabili ako ng mas magandang crankset. Okay na sa akin yan kasi working naman yan. Kesa itamba ko siya, gamitin ko na lang. Anyway, balik tayo sa malaking plato. Kaya ko namang iahon yung mga ganyang kalaking chainring. Kasi kung hindi ko naman kaya iahon yung mga ganyan, hindi ko yan ilalagay. Siyempre, alam ko naman yung kakayanan ko. Kaya okay lang sa akin yung malaki. Though, papalitan ko yan ng oval. Naghanap lang ako ng medyo okay yung presyo. Ang mahal kasi ng absolute block eh. Last natin ay yung RD, cogs at chain. Collectively, ito ay Shimano Q's U8000. 11-speed Link Glide e-bike ready cogs. It's a different drivetrain compared sa Hyperglide Plus. Hyperglide Plus, ginawa yan for fast shifting and weight savings. Ang Link Glide naman, for durability and longevity. So, kung karera ang focus mo, go with Hyperglide Plus. Pero pag tibay ang gusto mo at okay lang sa'yo yung weight penalty, go with Link Glide. So ako kasi, galing naman ako sa Hyperglide na XT, so tikim tayo ng ibang putahe. Tsaka, para masubukan na rin natin yung tibay na sinasabi ng Shimano sa mga Link Glides na drivetrain na ito. May video tayo about sa drivetrain na ito. Link ko yan sa description tulad ng ibang components na binanggit natin sa video. Overall weight ng bike ay nasa 14 kilograms. Yun yung sabi ni Papa Gistian kasi siya yung nagtimbang ng bike na ito. May kabigatan, pero carry lang yan. Hindi ko naman ito pang kakarere. Kaya okay lang sa akin na mabigat kasi trail bike naman to. Yung presyo, hindi ko na alam na mekos-mekos na rin kasi yung mga components. Yung iba binigay, yung iba matagal ng stock sa akin. Kung gusto mo talagang malaman yung presyo, ililink ko lahat ng components sa description. Pwera siguro yung wheelset. Wala kayatang mabibili niyan sa online, sa mismong RD Cycles lang. Pero nasa 14K yung wheelset. Add mo na lang. Pero yun nga, nasa description lahat ng links ng mga components. I-add mo na lang yung mga presyo para malaman mo yung total. So yan, mabilisang bike check lang. Hindi ko na nilaliman kasi majority naman ng parts na yan ay nagawang ko na ng video na hindi nyo naman pinanood. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yung ibang video, ililink ko sa description or check nyo na lang sa channel. Napakadaming video dyan na pwede mong ma-enjoy. Nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalala ng manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam.